Hello mga ka-kitchen and welcome back to Kitchen Time with Anna. Today, gagawa tayo nitong napakasarap, mura at madali lang gawin na puto balanghoy. Tara, let's start! So, una natin gagawin is yung palaman niya na bukayo. Kakailanganin natin ng grated young coconut. Ito yung pag bumili kayo, sasabihin nyo, pang salad para malambot siya. Then, 1 cup na brown sugar. Pwede rin kayong gumamit ng muscovado sugar. Mas maganda yon. So, hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung asukal and eventually magka-caramelize na to. Then, malalaman natin na ready na to kapag sobrang lapot na niya kagaya nito. So, isasalin lang natin to and set aside muna natin para lumamig. Ngayon naman ay balatan na natin ang 1 kilo ng kamoting kahoy. Ganito yung style ko ng pagbabalat mga ka-kitchen na. Ganito talaga ako sanay ever since eh. Huwag niyo ko i-bash ha. Kasi minsan sa buhay iba-iba naman talaga tayo ng paraan para magawa ang isang bagay. Ang mahalaga diba ma-accomplish natin ito. At ayan, nahugasan ko na nga yung nabalatan nating kamote. Ngayon ay manually kakadkarin na natin to dito sa pinong kadkaran na nakikita ninyo. Kapag napapagod kayo magkadkad ng manual, pwede naman kayo gumamit ng food processor kung meron kayo. So, eto na lahat ng nakayod ko na kamote. Ang gagawin natin ngayon ay pipigaan natin to para maalis yung kanyang katas. Pwede rin kayong gumamit ng cheesecloth para mapigaan nyo ng mas mabuti. Since wala ako nun, manually ko lang din siyang pipigaan gamit ang aking mga kamay. Just make sure na malinis ang mga kamay nyo before you do this. Kailangan din nating pigaan itong mabuti para magkaroon tayo ng buhaghag na texture ng puto balanghoy na alam natin. Tsaka at the same time, maalis yung pait ng kamote. Then kapag okay na, maglagay tayo ng 1 tablespoon of sugar and konting salt. 1 tablespoon lang ng sugar kasi matamis naman na yung bukayo na palaman nito. Sasamahan din natin to ng 1 cup na kinayod na nyog. Tapos paghahalu-haluin na lang natin to hanggang sa maging well combined. And once you're done, pwede na tayo magsalansan. Gagamit ako ng bao kasi originally ito talaga yung ginagamit nila. Pero kung wala kayong bao, pwede namang yung hulmahan na lang ng puto. Pwede na tayo magsalansan, mag-scoop lang kayo ng grated cassava natin. Then flatten nyo lang din siya ng konti para ma-make sure na molded ito. Then lalagyan natin to ng 1 tablespoon ng bukayo. Then i-secure natin to sa gitna by adding another layer ng grated cassava. I-flatten lang din natin para maging intact and well-molded siya dun sa ating bao. Then I will use this modern day steamer dahil wala ako nung traditional talagang ginagamit nila na parang banga. Nilatagan ko lang siya ng dahon ng saging, then steam na natin to for 35 minutes. At ito na nga't luto na ang ating native puto kamoting kahoy or puto balanghoy na madali lang gawin, mura pero napakasarap na merienda. Kaya I hope matry nyo rin ito.